syempre, yung outcome nun, di ba, alam ko rin, hindi ganun ka, ano, hindi, yung katumbas niya, hindi rin ganun kalaki katulad ng kung paano yung binibigay ko sa acting. Kaya ngayon, inuunti-unti ko na balikan ulit, na in-nurture ulit, and everything else will follow. Gano'n ka exclusive yung model mo sa music? Pwede ka ba mag-appear sa ABS? Ayun ang hindi ko alam. Depende siguro. Depende sa mga ibang, ano, kung hindi naman direct competitor or sa mix. Alam ko, yun, pwede. Glyza, paano, ano? Paano sa Puli is yung mag-release ng kanta mo? Paano nangyari? Paano naging setup? Since nakapag-release naman ako sa kanila ng isang album, yung Magandang Simulain. Siyempre, meron akong kontrata sa kanila at yung producer ko nagpa-follow up. Sabi niya, ano nang next natin? Ano nang next na plano natin for you? Sabi ko, sir, meron pa rin naman ako mga iba pang songs na hindi pa na-arreglo, na hindi pa na-release. So, baka pwede niyong pakinggan. Tapos, ayun, single muna tayo. Paisa-isa na muna. Tapos ayun, parang binigyan nila ako ng complete freedom dun sa arrangement ng song, sa production, sa ideas. Actually, hindi na nga sila nakialam sa ano eh, sa production eh. Kasi parang pinasa ko na sa kanila na buo na. Parang okay, ito yung ano, ito yung budget. Ikaw na bahala dyan. So ganun sila ka-supportive sa akin pagdating sa mga ideas ko. So may mga kanta ka naman na sinubmit sa kanila or pinarinig sa kanila na parang tinanggihan nila? Actually, ito lang yung pinarinig ko. Kasi ito yung pinupush ko. Ito yung sa tingin ko na gusto ko talagang gawin at gusto ko ma-release. At after mga 2 years, na-release naman siya eventually. Glyza, where and when can we buy your single? And may music video na ba ito? Music video wala pa, pero it's already available on Spotify if you want to stream it and if you want to download it sa iTunes naman. Nag-play na rin doon sa air? Wala pa yata. Di pa natin piniplay sa radio stations. Hindi pa. Hindi pa. Inahanapin ang online. Oo, una muna online. Tsaka kayo. Thank you. Ayan, ganun tsaka fresh. Ayan. Kasi yung tema ng yung feel ng music medyo may pagka-electronic. So ganun din ba yung maging direction mo in terms of your future singles then? I think so. Yeah, kasi yung course ko sa music ang ano na namin ang software na ginagamit na namin more on Ableton eh. So ayun yung assignment ko ngayon na kailangan kong pag-aralan kasi it's a different kind of software. Dati GarageBand lang ako, ngayon Ableton na yung gagamitin namin. So ibibigay ko yung month na to study it kasi syempre gusto ko pagdating ko sa London hindi ako masyadong ma-overwhelm sa kung ano yung mga kailangan namin gawin. So I want to prepare myself. Kaya ayun, more on that. Direction. Ano katagal yung studies mo for music? Three months lang. 3 months lang. Hindi 3 years lang. Pero dito lang yun locally or just sa London. London na 3 months to education. Parang meron ako talaga ever since high school, meron akong fascination sa London, sa music scene nila. Yung mga pinapakinggan ko mga European bands, so parang iba yung arreglo, iba yung feel, iba silang mag-produce ng songs. So, ayun, parang dati minemorize ko pa yung kanta ng The Clash na London Calling, yung mga ganun. So parang fast forward to 2019, pupunta pala ako ng London, tapos meron ako mga friends din na nasa London na. Tapos pinag-uusapan nga lang namin dati, pag-gig lang tayo. Tapos ngayon, nandito na tayo. Kasi madalas talaga akong kumukonek sa mga tao through music. So may mga nagpapalitan kami ng mga songs, ng mga CDs, ng mga plaka. So, ayun, parang matagal ko na siyang gustong gawin. Ngayon lang ako nagkita. I think this is the perfect time to do it. What? Glyza.
Yung ano guys, yung course mo ngayon is nakukunin ni certificate course lang siya? Yes, music production and music composition. Kasi since 3 months lang siya, wala naman siyang kahit na anong degrees. And nag-scout na rin ako ng mga iba pang schools. Like, nagpunta ako sa Liverpool, yung Lipa. Kasi doon ko unang-una talagang gustong pumunta at mag-aral sa Liverpool Institute of Performing Arts. So, isa si Paul McCartney sa founders doon. Tapos, nung nagpunta ako, sabi ko, shucks, totoong university siya. Tapos, parang ang shortest course yata nila doon ay yung foundation course nila, which is 1 year. So, sabi ko, hindi pwede. Tapos parang, may mga parang interview doon, tinatanong ako, saan ako galing, sabi ko, Philippines, tapos kung anong ginagawa ko, tapos sinasabi ko na, kumakanta na rin talaga ako sa TV, ganyan, tapos may mga recordings na rin ako, may mga albums na rin ako, tapos parang sila, bakit ka mo naaral? Bakit ka pa nandito? Alam mo bang, ang dami-dami mga tao na gusto na nasa posisyon mo ngayon, tapos ikaw mag-aaral ka. So sabi ko, parang kasing backwards eh. Nauna yung trabaho, tsaka yung pag-aaral. So, kahit sa acting, ganun yung nangyari sa akin. Nasabak ako sa acting, tapos na-realize ko na, ay shucks, kailangan ko ng training. So, I enrolled myself, dati pa sa Mobile Fund pa yun. Si Direk Gina Alahar yung nagfa-facilitate, tapos nagkaroon ng workshop sa PETA, tapos ayun, parang mahilig lang talaga akong kung nasan akong field. Siyempre, ginagawa ko na siya professionally, di ba? So parang ayokong makulong dun sa ito lang yung kaya kong gawin. Gusto ko na every time na may gagawin ako, may maipapakita ako kasi kailangan din ng audience eh. They deserve a good quality of performance, music, whatever. Kasi nandun kami sa posisyon na yun na meron kaming responsibility na magbigay sa kanila ng quality na kanta or ng mga TV shows or movies. So mga susunod mong mga gagawin na mga